Wow. Potential, mga kapixie, think big for your future, guys. Okay, so ibig sabihin nito, guys, malayo pa yung mararating mo at saka malaki pa, no, yung mararating mo or pwede mong marating sa buhay, mga kapixie. Always remember that you can be, do, and have anything that you want in your reality. Kahit ano, guys, pwedeng-pwede nyong ma-achieve sa buhay nyo. As in, walang imposible, okay? As long as you can think about it and you focus on it, mga kapixie, you can definitely have it, mga kapixie. So, don't settle for anything less, guys, no? Kung ano yung gusto nyo, make sure na makulit kayo, matigas ulo nyo para ma-achieve nyo yung mga bagay na nais nyo, mga kapixie. You have to be stubborn in your mind, no? Hindi sa physical reality, kundi in your mind. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Messages from the Universe. Ito yung mga oracle messages, guys, para sa inyo, Taurus, ngayong October 2, November, mga kapixie. Combination ng positive and negative energy, general reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Tingnan natin kung ano yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga kapixie. Wow! Potential, mga kapixie, think big for your future, guys. Okay, so ibig sabihin nito, guys, malayo pa yung mararating mo at saka malaki pa, no, yung mararating mo or pwede mong marating sa buhay, mga kapixie. Always remember that you can be, do, and have anything that you want in your reality. Kahit ano, guys, pwedeng-pwede nyong ma-achieve sa buhay nyo. As in, walang imposible, okay? As long as you can think about it and you focus on it, mga kapixie, you can definitely have it, mga kapixie. So, don't settle for anything less, guys, no? Kung ano yung gusto nyo, make sure na makulit kayo, matigas ulo nyo para ma-achieve nyo yung mga bagay na nais nyo, mga kapixie. You have to be stubborn in your mind, no? Hindi sa physical reality, kundi in your mind. Para tanggapin yan ng inyong subconscious mind and then it will be pushed out in your reality, mga kapixie. So, kung pa-plano rin lang kayo or kung mag-daydreaming lang din kayo, mga kapixie, mag-daydream na kayo ng bongga. Okay? Kung gusto nyo yumaman, go ahead and do it. Do it in your mind para makita nyo siya sa inyong potential future, mga kapixie. Alright? Discover your courage, mga kapixie, no? Wag kayong matakot na sumubok ng mga bagong bagay, no? Wag kayong matakot na lumabas ng inyong comfort zone, mga kapixie. Be confident, have faith in yourself, no? Sometimes kasi kapag gusto nating magbago yung takbo ng buhay natin, kailangan meron tayong gawing mga pagbabago din or changes, kasi most of the time nasa labas yan ng iyong comfort zone. If you are doing the same thing over and over again, hindi ka pwedeng makita ng different results, okay? Let's say, for example, 1 plus 1 is equals 2 palagi, no? Hindi siya pwedeng maging 3, hindi siya pwedeng maging 4, unless baguhin mo yung formula mo na 1 plus 2 or 1 plus 3 para magbago yung sagot mo, okay? So, ganun din sa buhay natin, mga kapixie. If you're doing the same thing over and over again, hindi ka pwedeng makita ng resulta unless meron kang baguhin. So, don't be afraid of changes, huwag matakot na mag-take ng mga risks and i-discover nyo yung mga bagay na pwede nyo pa palang gawin. Malay mo, dun ka pala swertehan. Okay? So, comment down below, Taurus, if naka-resonate siya and if naintindihan nyo. Opportunity, mind nyo na to, guys. Opportunity is knocking, mga kapixie, no? Para sa inyong potential future, guys. So, imind nyo na to, guys, ha? Potential future, potential opportunities, mind opportunities, mind, big future para talagang ma-experience nyo, mga kapixie. It will start in your head, mga kapixie, and kailangan nyo lang i-focus yung attention nyo doon hanggang sa ma-push out siya sa inyong 3D. Ito mga opportunities na to, mga kapixie, i-explore nyo, i-expand nyo hanggang sa makita nyo yung true potential nito and malay nyo, again, yan pala yung maging susi ng inyong pag-asenso. Alright? So, napaka-positive ng messages para sa inyo, Taurus.
7 deadly sins. So ito yung reminder mga kapiksi, yung 7 deadly sins dapat yan yung mga bagay na hindi natin ginagawa para hindi tayo mapahamak. Okay? So lumalabas ito para i-remind kayo na iwasan niyo ito. So unang-una sloth mga kapiksi, yung sloth is laziness, pagiging tamad. Okay? So wag tayong batugan mga kapiksi. Marami akong nakikita diyan, no. Sa comment section. Paano po? Yan. So, yan yung madalas. Kahit na nakasulat na sa description, nakasulat na sa community tab, naka-display na yung email address, magtatanong pa rin, paano po? So, minsan kasi, parang hindi ko maintindihan kung hindi ba maintindihan yung sinasabi ko, Tagalog naman, or hindi lang talaga nagbabasa dahil sa katamaran, no? So, guys, huwag tayo masyadong spoon feed, no? Kilos-kilos, para hindi tayo masyadong tamad-tamad mga kapiksi. Alright? Gluttony mga kapiksi is overindulgence in anything to the point of waste. So, ito yung pag-aaksaya. Yung kumbaga parang bili ka ng bili tapos naaaksaya. Ang madalas nito yung sa mga buffet, diba? Wala naman masamang kumain sa buffet kung gusto nyo eat all you can, diba? Kung afford nyo naman, why not? Pero, minsan yung kuha ng sobra, hindi mo naman na uubos, nasasayang lang. So, gluttony yun mga kapiksi. Sample lang yun ng gluttony, okay? Last is yung over extreme desire for physical and sexual gratification. So, bawal yun mga kapiksi. Greed is yung pagiging bakaw mga kapiksi. Excessive pursuit of material possessions and power. Okay lang guys na maghangad tayo na yumaman at umasenso at umangat sa buhay. Ang masama is yung gumagawa ka ng masama para lang masatisfy mo yung iyong greed sa pagiging materyoso. Okay? Yun yung masama, yung gumagawa ka na ng masama, nanlalamang ka na, nang i-scam ka na, nagpa-power trip ka na. So, masama yun, guys. Alright? Wrath is extreme feelings of anger. Yung palaging galit, no? Yung akala mo, pag magsasalita, palaging nakasigaw, palaging nag-aamok, ganyan. Yung akala mo, pinaglihis sa sama ng loob, na parang araw-araw na lang galit, no? So, iwas-iwasan yan mga kapiksi. Envy is yung mga inggitera, yan, mga itchoserang fraglet. Lahat na lang nang nakita na meron yung katabi niya, meron yung kapitbahay niya, gusto niya siya, meron din. Pride is yung excessive self-love and arrogance. Yung self-love, okay lang yan mga kapiksi. Pero yung pagka naging arrogante ka na dahil sa sobrang self-love mo, yun na yung masama mga kapiksi. Alright? Okay, so yan ay reminder sa yung mga kapiksi, no, para iwas-iwasan yung mga 7 deadly sins na yan para mabuhay tayo ng maayos mga kapiksi. Another message for you, Taurus. Moving forward mga kapiksi, get ready for positive change mga kapiksi. I-embrace nyo, yakapin nyo yung mga positibong pagbabago. Yung pagbabago guys, hindi yan mangyayari sa 3D nyo hanggang hindi nagbabago yung pattern of thoughts nyo. Sa inyo yan magsisimula, hindi sa buhay nyo. Magbabago lang yung buhay nyo pag nagbago kayo. Okay? Hinding-hindi magbabago yung buhay nyo hanggang hindi ka nagbabago. Ang pagbabago ay magsisimula sa iyo, hindi sa physical reality mo. Okay? So, kung nega ka ng nega, kung complain ka ng complain, reklamo ka ng reklamo, bakit ganito, bakit ganyan, hindi talaga magbabago ang buhay mo. I-shift mo siya sa gratitude, pagpapasalamat, kahit maliit na blessings, kahit malaking blessings, doon ka magsimula sa gratitude, pagmamahal, and unti-unti makikita mo ang changes at pagbabago. Mabawala ang pagkanega mo, mapapalitan ka ng pagkapositibo, doon lang magbabago ang buhay mo. Okay? Kung kayo naghihirap until now, ibig sabihin hindi pa nagbabago yung iyong programming sa iyong subconscious mind. Lalo na kung ilang taon ka na ng nega
tapos nagpaka-positive ka isang araw, gusto mo agad positive yung buhay mo. Hindi ganun yun. Kasi kailangan i-replace yung old programmings mo, old beliefs mo sa iyong subconscious mind bago ka makakita ng pagbabago sa buhay mo. So, kailangan mong maging matyaga, persist in your new story, mga kapiksi, para magbago yung reflection sa inyong physical reality. Okay? And makakabangon din kayo mga kapiksi, i-mind nyo na to, mind recovery, mind positive change, tsaka itong mga opportunities na to, no? Makakabangon din kayo syempre pag nagbago yung pag-iisip nyo or yung pattern of thoughts nyo mga kapiksi. Hindi porket may problema ka is habang buhay ka na magkakaproblema, hindi ganon, no? Pwedeng-pwede nyo yan malampasan, pero again, yung disiplina manggagaling sa inyo, sa sarili nyo, bago siya mag-reflect sa inyong physical reality. Alright? So, comment down below, no? If naintindihan nyo yan, magbubunot pa tayo ng isang message for you, Taurus. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman at umasenso ng bongga mga kapiksi? Kung gusto mong yumaman at umundad, mag-avail ka na ng course na yan kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no, kasi magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until October 31 mga kapiksi. So mag-avail na kayo habang mainit-init pa. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinipixitaro@gmail.com. So, we have the penguin energy or message para sa inyo guys. Reach out to your tribe in times of need. Ito yung family mga kapiksi. No? Tribe equals family. And family, hindi lang yan kadugo. No? Sometimes yung mga kaibigan natin, katrabaho natin, kaklase natin, diba? We treat them as our family mga kapiksi. Alright? Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa kanila, lalo na dun sa mga panahon na kailangan yun ng tulong. Tayo-tayo yung nagtutulungan mga kapiksi. Family gives you strength when you face the storm, di ba? Especially nung pandemic, di ba? Lahat yan, bayanihan, tulong-tulong talaga tayo, guys. Pero kahit tapos na yung pandemic, dapat palagi pa rin tayong magkasama. Love your uniqueness. You are full of surprises. Break free from others' expectations. Just be yourself. So, magpakatotoo ka sa sarili nyo, mga kapiksi. Huwag nyong isipin yung mga iniisip ng ibang tao. It doesn't matter. They don't matter. No? What you think about yourself is all that matters, mga kapiksi. Because in your reality, ikaw lang yan. No? Hindi ibang tao. It's your life. It's your thoughts. That's important. Hindi sila. Okay? So, yeah. Comment down below mga kapiksi if naka-resonate guys sa mga messages nyo. Ito yung ating 2024 kapalaran guys. Kung nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.